Padako muna tayo dyan sa may bagay ng Ilocosor. Abay, marami pong ginulat ang Pangulong Duterte sa kanyang mga naging statement. Doon po naman sa pagdalo niya sa isang event. Ano? Ito po yung kanyang pagtatalumpati doon at issue ng politika at issue na rin ng kanyang kaibigan. Nitong si President Vladimir Putin ng Russia. Pero islan sa umagaw ng pansin, itong mga pahiwatig ng Pangulong Duterte sa mga posibleng iidurso sa pagka-presidente sa Pilipinas. At nandyan sa Ilocosor, Bombo Radio Vegan, sa magitan naman ni Bombo JR Cuevas. Go ahead, Bombo JR. Bombo Elmar, Bombo Everly, tila nagpahiwatig si Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang i-endorsong kandidato matapos ang kanyang naging talumpati dito sa bayan ng Narbacan. Ayon kay Presidente Duterte, maari umanong iboto ng mga botante sa Ilocosur ang isang Ilocano leader sa Malacanang sa kadahilan ng karamihan sa mga cabinet members nito ay mula sa Ilocos Region at iilan lamang ang mula sa Visayas o Mindanao. Kabilang na sa mga sinabing Ilocano officials ng Presidente, sina Labor Secretary Silvestre Bello III, Agriculture Secretary William Dar, Transportation Secretary Arthur Togade, Environment Secretary Roy Simato at si National Security Advisor Hermogenes Esperon. Dagdag dito na apat o tatlo na lamang silang Bisaya na naiwan sa gabinete at halos lahat ay mga Ilocano na. Kaya't sinabihan nito ang mga residente ng Ilocosur na mamili sila kung sinong Ilocano ang halal nilang leader ng bansa. Ating pakinggan, Bombo Elmar, Bombo Everly, ang panayam o ang itong si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Apat o tatlo na lang kaming Bisaya na iwan. Puro Ilocano na. Kaya ibigay ko na lang ito, isang buwan, alis ako sa Malacanang, mamili na kung sinong Ilocano na leader ilagay ninyo doon. So yun, Bombo Everly, Bombo Elmar, ang kanyang pahayag hingil nga dito sa tila pag-i-endorso ng isang Ilocano leader na magiging leader ng ating bansa. How's that, Bombo Elmar, Bombo Everly? Bombo Jero, isa pa sa umagaw ng atensyon, ano? Naging balitang-balita dyan, itong pagkakomentaryo ng Pangulong Duterte sa nagaganap ngayon na giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. We understand, ha? Magkaibigan ng Pangulong Duterte at itong si President Putin. Ano ang naging pahayag dyan ng Pangulong Duterte so sa pinayan sa giyera dyan sa may bagay ng Ukraine? Bombo JR, Bombo Radio Vegan, how's that? Yes, Bombo Elmer, ito nga sinabi ng presidente na kailangang bantayan si Russian President Vladimir Putin dahil ito ay suicidal kung sakaling mapahiya sa nangyayari ngayon dyan sa Ukraine at Russia, Bombo Elmer. So ating ding pakinggan itong si Presidente Rodrigo Roa Duterte. He watch out for Putin. He is suicidal. He is suicidal. No? Talagang kaya pag mapahiya siya dito, magwawala yan. And I realized it when I went to Russia. I had a talk with him on all aspects of life. Tengala. Sabi niya na magkaibigan tayo. Sabi ko, wala akong away sa iyo. Yes. So yun, Bombo Elmar, Bombo Everly, ang tinig nga ni Presidente Rodrigo Roa Duterte hingil nga sa pagiging suicidal ni Russian President Vladimir Putin kung sakaling ang ito ay mapahiya sa nangyayari ngayon sa Ukraine. Ako, Bombo Jer, no, coming from the President himself, ano, kasi sabi nga, nababanggit niya yung pinarinig mo dyan. Talagang nakita niya si Putin, ano, personal, ano, at nagkausap. So siguro yung mga pananaw niya ng Pangulong Duterte, yan din ang pangamba ng ibang mga leaders, iba't ibang dako ng mundo, ano, na kaya ganun na lang umiigting ngayon, ano, hindi pa tumitigil itong Russia dyan sa kanyang invasion, ano, pag-invade, pag-atake dyan sa Ukraine. Bombo JR, I understand ang Pangulo ay pinahiwatig din niya na may pinatawag pala itong si US President Joe Biden na imbitasyon sa Marso para sa mga Asian leaders, ano, ASEAN leaders. Sinabi ba ng Pangulo dyan kung dadalo siya doon sa Washington DC, Bombo JR?
Yes, Bombo Elmer, wala namang eksaktong sinabi si Presidente Rodrigo Roa Duterte kung siya ay dadalo dito sa ipapatawag na meeting ni US President Joe Biden. Pero ang sinabi niya, mayroon siyang sulat na natanggap at ang iyong petsa, Bombo Elmer, kung hindi ako nagkakamali, ay March 28, Bombo Elmer, yung sinasabing petsa na ipapatawag dun sa Washington DC, Bombo Elmer. Okay, balikan ko yung usapin dyan sa politika. No? Sinasabi ng Pangulo na sabi may mga paiwatig siya, sinong iboboto. Anong naging ano dyan? Naging mood dyan ng pag-react ng mga local official? Meron bang nakikiliti dyan sa naturang mga payag ng Pangulo? Bombojer, anyway, malayo pa naman although yung halalan talaga. Ano? Pero in fairness, walang binabagit ang Pangulo kung sinong pangalan na yan, Bombojer. How's that? Yes, halos kahapon lahat dito sa naging pahayag ng presidente tungkol sa isang Ilocano leader, Bombo Elmer, talaga namang nahuli niya ang kiliti ng mga opisyal ng probinsya, ganun na din yung mga municipal mayors at city mayors dito sa lalawigan ng Ilocosur. Umani rin ito ng suporta at reaksyon mula nga sa ating Facebook page ngayon, Bombo Elmer, na kung hindi ako nagkakamali ay mayroon ng 1.8k shares sa ating social media page dito sa Bombo Radio Vegan, Bombo Elmer. Ganun ba? Talagang controversial, ano? Anyway, maraming salamat sa mga updates na yan. Direkta po yan mula dyan sa Ilocosur. Maraming salamat. Kinalampag ng grupong pudno nga Ilocano ang COMELEC kaninang umaga para ipanawagang desisyonan na ang ikapito at huling kaso laban kay presidential candidate Bongbong Marcos na natenga mula pa noong Enero. We understand that there are only four commissioners at the moment, but we believe that is no excuse for the COMELEC to delay resolution of the petitions for disqualification, especially so that election time come May is fast approaching. Sino acting COMELEC Chairman Socorro Inting at Commissioner Ray Bulay ang nakatoka sa kaso bilang bahagi ng tinatawag na former 2nd Division? May balasang nagarap mula noong magretiro ang tatlo sa pitong commissioners noong nakaraang buwan. Naiwan ang kaso sa dating may hawak nito para sana mapabilis ang pagpapasya. Si dating COMELEC Chairman Christian Monsod ay isa sa mga abogado ng grupo ng mga Ilocano. Gaya ng mga naunang kaso, nakaangkla ang disqualification case na ito sa pagkakakonvict ni Marcos dahil sa hindi pagbabayad ng income tax returns or hindi pag-file ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Sa ilalim ng bagong patakaran ng COMELEC, may 45 araw sina Inting at Bulay para magdesisyon. Kung ipipilit ay pwedeng sa Abril pa ang hatol, pero umaasa ang mga petitioner na mapabilis ang pagdesisyon. Nakaapela ang naunang 6 na kaso sa Anbank. Ayon kay Inting, nakatakdang pagpasyahan ng mga apelang ito at aabot naman daw bago mag-Mayo 9. Ayon naman sa mga petitioner, malamang na aabot ang kaso sa Korte Suprema kung anuman ang naging desisyon ng COMELEC kung patatakbuhin ba o hindi si Marcos. Sa ngayon kasama ang pangalan niya sa balota at nanguna pa sa mga election or pre-election surveys. Hi guys, good morning. Story time. A few days ago when I posted the photo of my future boyfriend's feet and I, you had comments that were very supportive. Thank you. But some of you were like, Bbm-Sara ba yan? Diba? And let me just clarify something, which also made yesterday's pronouncement of the president very timely. He said, in part, that aalis na nga siya, at pipili na dapat tayo ng Ilocano na ipapalit doon. So authorized pala din akong pumili ng Ilocano. What could be more Bbm-Sara than me, a Bisaya, the stronger South, picking somebody from the solid North? Another thing that President Duterte and I have in common, pumili na rin siya ng Ilocano eh. So did I. Ingat! Mwah! That moment when sinabi ni Manny Pacquiao na pag hindi ka nakakita sa mga debates, paano na lang pag nanalo ka at kailangan ka ng mga tao? Sige,
Let's just stick with that logic for a while. Eh, paano nga naman to, Manny, kung ikaw naman yung nagpapakita nga sa debates, pero ikaw naman yung tanga? Mas sino ba ang kawawa? Yung mga waray ba na sinadjust mo na sasama sa'yo makikipagsagupaan sa China? So sila lang, out of the many ethnic groups, out of the many groups of people here in the Philippines. Mas pipiliin din ba namin, Manny, na pag ikaw ang naging presidente, hindi naman talaga ikaw ang magpapatakbo sa Pilipinas, kundi ang mga tao na hinire mo na mas matalino pa sa'yo. Actually, sa kung tutuusin, maganda ang future first lady ng Pilipinas pag ikaw ang nanalo, pero siya ang mas matalino sa'yo. And that's a fact. Ingat!